Hello everyone! Hello mga Sisi Love! Welcome back again to our YouTube channel. And this is me, your Sisi Love's Chading. And for today's video mga Sisi Love, ay magre-reba naman po tayo ng buhok na sobrang damage. At meron po tayong product na gagamitin para sa ating pagre-reband ngayon. At para malaman nyo kung gaano kaganda ang product na gagamitin natin sa ating pagre-reband, panoorin nyo lang po ang videong ito. At bago tayo magpatuloy sa ating videong ito, ay papakita ko muna sa inyo ang naging history or yung klase ng buhok na ating ire-reband ngayon. Kung mapapansin nyo, yung buhok ng ating client ay napaka-dry, napaka-damage, lalong-lalo na yung parts na dito sa bandang baba na dating rebanded na, yan po ay nagpuputol-putol na. At kung mapapansin nyo, yung pinaka-regrowth parts din niya mga Sisi Love ay sobrang kulot at nakulayan ang kanyang buhok nung siya ay nagpa-reband. Pero after nung kanyang reband, after 3 months ay nagkulay din po siya ng kanyang buhok. So medyo struggle is real ito mga Sisi Love dahil ang kanyang buhok is medyo sensitibo na, kaya gagamit tayo ng mga product na makakatulong sa atin na mapaganda at maiayos yung buhok ng ating client. At syempre bago tayo mag-proceed sa ating procedure na gagawin, kinakailangan na i-analyze talaga natin yung buhok ng ating client para malaman natin kung ano ang gagawin natin sa buhok ng ating client at para makaiwas tayo na makasira tayo sa buhok ng ating kliyente. At kung excited na kayo makita ang kanyang hair transformation at kung mapapahavi po ba tayo sa gagawin natin sa kanya, let's jump into the video. Alright mga Sisi Love, so after natin ma-analyze yung buhok ng ating client, ngayon naman po ay nag-proceed na tayo sa ating application or yung procedure na ating gagawin. At base sa aking pag-aanalisa mga Sisi Love, ang buhok ng ating client ay meron ng isang taon na nare-reband at medyo kulot ang kanyang pinaka-regrowth parts at pagkatapos niya magpa-reband mga Sisi Love ay nagkulay siya after 3 months. So medyo mahirap ang ganitong klase ng buhok na hindi pantay-pantay yung kanyang pinaka-regrowths dahil meron siyang regrowth parts ng kulay at meron siyang regrowth parts ng na-reband. So ang ginawa ko dito mga Sisi Love ay inapplyan ko muna siya ng pangkulay, bali hindi muna ako nag-direct sa ating rebanding process. So bali nag-focus lang po ako dito sa pagkukulay sa kanyang pinaka-regrowth parts mga Sisi Love. Yung dating may kulay na ay hindi ko na pinatamaan ng kulay dahil masyado nang sensitibo at makukompromise na yung kanyang buhok. So bali nag-touch up color lang po tayo dito mga Sisi Love. Yung pinaka-regrowth lang po yung nilagyan natin ng color. Yung dating may kulay na niya ay hindi na natin pinatamaan ng color para hindi na siya masyadong makareceive ng maraming damages. At baka magtaka kayo mga Sisi Love kung bakit nauna ang color bago ang rebanding process. Meron pong ganong process mga Sisi Love. At meron na rin po akong tutorial noon. Ilalagay ko na lang po yung link dyan sa taas para mapanood nyo po. At syempre case to case basis din po yung mga Sisi Love, depende po yun sa ating client's hair at depende na rin po yan sa ating pag-a-analyze. So dito mga Sisi Love, kukulayan lang po natin yung pinaka-regrowth parts niya, then afterwards ay babanlawan din po natin, then magpo-proceed na po tayo sa ating next step na gagawin. Alright mga Sisi Love, so ito yung mga product na gagamitin natin ngayon sa pagre-reband. Ito po yung Brimode Keratin Silky Straight Rebanding. Isa ito sa mga pinaka-favorite kong gamitin, lalong-lalo na sa mga bleach or damaged hair na buhok. So, kukuha lang po tayo ng amount. So, meron tayo dyan 150 grams ng ating rebanding cream number 1 na Brimode. Then, yung hawak ko po is yung Hair Refresh Treatment. Yan po ay ihahalo natin dyan sa ating rebanding cream number 1. Yan po yung magsisilbing pinaka band protector po natin. Tansyahin lang po natin yung paglalagay ng ating hair refresh treatment. So sa 150 grams ng ating rebanding cream number 1 ay naglagay po ako ng 10 to 15 pumps ng ating hair refresh treatment. Maganda po yung hair refresh treatment na hinahalo sa ating rebanding cream number 1 dahil yan ang magsisilbing pinaka-band protector sa ating pagre-reband at nakakatulong po yan na ma-prevent na makasira tayo or ma-damage yung buhok ng ating nire-reband.
Ang Hair Refresh Treatment naman mga Sissy Love ay nakakatulong na bawasan yung tapang ng ating rebonding cream number 1. So instead na gumamit tayo ng moisturizing treatment na hinahalo natin sa ating rebonding cream number 1 or gumamit ng ibang flex treatment, so ang ginamit po natin dito is Hair Refresh Treatment. At nagamit ko na rin po itong Hair Refresh Treatment sa ating pong pag-highlights or sa pag-bleach. Maganda rin po itong gamitin sa pag-bleaching or sa ating pag-highlight. So meron po akong video niyan mga Sissy Love na hinalo ko yung Hair Refresh Treatment sa ating pag-bleach or sa ating pag-highlights. Maganda itong Hair Refresh Treatment mga Sissy Love, lalong-lalo na sa ating nire-reband na medyo dry, damage, or kahit sa mga bleach hair na ating nire-reband dahil nakakatulong ito na maiwasan na mag-rubberize or ma-damage yung ating nire-reband. So dito mga Sissy Love, after natin mabanlawan yung ating hair color na nauna kanina, ngayon naman po ay nag-a-apply na po tayo ng ating rebonding cream number 1 na merong halong Hair Refresh Treatment. So in-applyan ko lang po siya dito ng basa at nag-focus lang po ako mag-apply doon sa kanyang pinaka-regrowth parts. So dahil sa tulong ng Hair Refresh Treatment ay medyo mababawasan na yung ating kaba na mag-rebound ng medyo damage dahil malaki ang tulong nitong Hair Refresh Treatment na maiwasan na masira yung ating nire-rebound. At kung magtatanong kayo kung saan pwedeng makabili nitong mga product na ating ginamit, yung Bremode Keratin Silky Straight Rebonding at ng Hair Refresh Treatment, available po siya sa online store kagaya ng Shopee at Lazada. So lahat ng mga product at kumpanyang aking nabanggit dito sa video ito, hindi po ito sponsored. Kaya baka naman, charot. So tapos na tayo mag-apply ng ating rebonding cream number 1 na may halong Hair Refresh Treatment. Ngayon naman po ay ibababad muna natin niya ng certain time. So, babalikan natin siya mamaya para i-check. So, naglagay naman po ako ng amount ng Hair Refresh Treatment sa hiwalay na bowl. So, purong Hair Refresh Treatment po ito. Bali, gagamitin po natin yan doon sa mga parts or ilalagay natin yan doon sa mga parts na medyo damaged na talaga. Yung tipong nagpuputol-putol, nagra-rubberize na. So, ilalagay po natin siya ng puro doon sa mga parts na yan. Lalagyan natin yung mga parts na damaged na para meron siyang protection once na nilagyan na natin siya ng rebonding cream number 1 or once na nag-retouch na tayo ng ating rebonding cream number 1. Itong Hair Refresh Treatment ay nakakatulong din na patibayin yung mga strands na buhok na alam kong or alam natin na patay na or wala nang buhay. Ganun. At pagkatapos natin mag-apply ng Hair Refresh Treatment doon sa mga parts na super damage na ay ibabad muna natin yan at antayin natin na maluto yung pinaka-regrowth parts niya ng rebonding cream number 1 before tayo mag-proceed or mag-retouch ng kanyang buhok kasama na itong nasa baba mga Sissy Love. Always perform hair strand testing or knot testing mga Sissy Love doon sa mga parts na inapply natin ng rebonding cream number 1 para malaman natin kung luto na siya before tayo mag-proceed or mag-retouch ng rebonding cream number 1 doon sa mga parts na hindi natin nalagyan kanina. So kung kinakailangan na mag-add tayo ng rebonding cream number 1, kung alam natin hilaw pa ay maglagay tayo. Pero kung okay na, ay mag-proceed na tayo sa ating pag-re-retouch. So, isasama na po natin i-retouch yung dito sa rebonded parts niya mga Sissy Love. Then, alalayan nyo ng spray water para at least may protection, ganun. At dahil nga sa tulong ng Hair Refresh na nakahalo doon sa rebonding cream number 1 at yung nilagay natin doon sa rebonding parts ay nakakatulong siya na maiwasan na mag-rubberize at ma-damage yung buhok ng ating client. So kung mapapansin nyo yung aking pag-susuklay dito or pag-re-retouch ay napakaswabe niya, napakaganda. Wala akong nakitang rubberize or hindi man lang siya nagputol-putol kahit dun sa mga parts na alam mong talagang damage na siya. Pero syempre, kailangan pa rin natin yan i-analyze sa ating pag-re-retouch para syempre makaiwas na rin tayo sa damage or sa pagkasira ng buhok ng ating client. At isa sa pinaka-effective
na way para hindi tayo makasira or madamage yung buhok ng ating client, isprehan siya ng holy water at samahan natin ng matinding dasal. Ganun. So, kung makikita nyo mga sisilab, napaka-soft lang niyang suklayin. Walang kahirap-hirap, walang rubberize dahil na rin talaga sa tulong ng hair refresh. Alright mga sisilab, so tapos na po tayo mag-retouch ng ating rebonding cream number 1 at nalagyan na rin po natin yung pinaka-rebonded parts niya. Then, antayin lang po na natin yan siya na maluto, then proceed na po tayo sa ating pagbabanlaw. Mag hair strand test muna kayo mga sisila before nyo banlawan para ma-make sure nyo na luto na yung kanyang buhok. So ngayon mga sisila, ayan, nabanlawan na po natin yan, then papatuyuin natin siya ng 100% dry dahil ininext na po natin yung ating pag hair iron. This time, mga sisilab, sa ayan, napatuyo na po natin. As you can see, medyo kumalma na ang kanyang hair. Pero nakita ko yung mga dulong parts, yung dating mga naputol niya ng mga buhok, ay yung mga nagkaroon ng mga split ends. Pero carry lang yan, kaya natin yan. Then, proceed na po tayo sa ating pag-hair iron. As always, mga sisilab, sa ating pagpa-plancha, dapat thin paper yung ating sectioning para perfect or maganda yung ating pagkaka-reband. At gumamit lang po ako dito ng 380 degrees Fahrenheit ng ating pong heat temperature ng ating plancha. So ayun na nga mga sisilab, kung mapapansin nyo yung ating pinaplansya ay napaka-smooth niya at ang kintab ng kanyang result dahil na rin sa tulong ng hair refresh na hinalo natin sa ating rebonding cream number 1. Ay, ewan ko na lang mga sisilab, love na love ko na talaga itong hair refresh treatment na ginamit natin or hinalo natin sa ating pagre-reband dahil ang laki ng kanyang naging tulong para makaiwas tayo na makasira ng buhok at syempre ang ganda ng kanyang naging result. Yun talaga ang nafe-feel ko dito sa treatment na nilagay natin sa ating rebonding cream number 1. At syempre, hindi pa natatapos yung lahat dyan mga sisilab dahil pangunang plancha pa lang po ito. Syempre, maganda po ang kanyang effect or result. Syempre, abangan nyo yung kanyang after wash result. Kung ito po ba ay magiging have or wale, kung maganda pa rin po ba ang kanyang resulta after mapaliguan yung buhok ng ating client. Yan po ang abangan nyo sa dulo ng video ito. Alright mga sisilab, so yun, tapos na po tayo mag hair iron dito sa ating pong nereriband. So ipapahinga muna natin ito at least 10 to 15 minutes. Then kinakailangan na malamig yung buhok ng ating client before tayo mag-apply ng ating rebonding cream number 2 or yung ating neutralizer. So dito, nag-apply na po tayo ng ating neutralizing cream dahil nakapahinga na yung buhok ng ating client at malamig na. So ang ating neutralizing cream naman dito mga sisilab ay hinaluan pa rin po natin siya ng ating hair refresh treatment. So make sure na yung application ng ating neutralizing cream sa buhok ng ating client, kinakailangan lahat ng parts ay malalagyan ng neutralizing cream dahil ito po yung magsisilbing pinaka-locker or maglalock-in ng straightness ng ating rebonding.
So dito rin sa ating pong application ng neutralizing cream, mga sis, sinabi din rin siya, hindi rin ako nahirapan i-apply dahil na nga rin po sa tulong ng hair refresh na nakahalo sa ating neutralizing cream, hindi siya nag-rubberize or hindi siya nag-brittle. So after natin mag-apply dito ng neutralizing cream, ay ibabad muna natin ito at least 20 to 30 minutes, then babanlawan po natin siya ng tubig. Then, syempre, huwag kalimutan maglagay ng treatment. Kahit anong treatment po, mga sisilove. Then, afterwards, ay papatuyuin po natin siya, mga sisilove. At panoorin natin ng sabay-sabay ang kanyang magiging result. At syempre, yung inaabangan ng lahat ng mga bashers, yung ating pong after wash result. Kung ito po ba ay magiging have or wale. So, panoorin nyo po or tapusin nyo po ang video nito hanggang dulo. At matapos nga ma-applyan ng neutralizing cream, then mabanlawan at malagyan ng hair treatment, ngayon naman po ay pinapatuyo na natin yung buhok ng ating client ng 100% dry. Then after nyan, mga sisilab, kasi Brazilian po yung treatment niya dito, so papadaanan din po natin siya ng panghuling plancha. So ayan na, mga sisila, malapit nang matuyo yung buhok ng ating client. Kung mapapansin nyo, ang laki-laki ng kanyang pinagbago mula doon sa kanyang buhok na disaster. Yung tipong akala mo ay wala ng pag-asa pero binigyan ng buhay. So ayan na, mga sisila. Then kung mapapansin nyo, may mga split ends yung mga dulo ng kanyang buhok. So gugupitan po natin yan para maalis. Kinakailangan na matanggal yung mga split ends ng kanyang buhok. Alright, mga sisilabs, so ito na yung kanyang look after natin siya mapadaanan ng panghuling plancha. Syempre, shiny, smooth, and straight na straight ang kanyang buhok. At kayo na po ang humusga sa kanyang after wash result kung ito po ba ay have or wale. So hanggang dito na lang po ang videong ito. Sana ay nakatulong sa inyo ng malaki itong videong na ito, lalong-lalo na sa pagpili ng mga treatment na gagamitin natin, lalong-lalo na sa mga buhok na nireriban natin na medyo alanganin na. Sana ay nakatulong sa inyo ang hair refresh treatment. So hanggang dito lang po ang videong ito at maraming salamat po, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Shading saying have a great hair day always, mga sisilab, until our next video. Paalam! We'll be like Bonnie and Clyde, help with everybody else. You and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are right, girl. I want nobody but you.